pwede na akong ibaya, wag mo ba ako mo? Tasagi, ang pinakataas ng pagbayaw, balapa. Ang balapa ay naging over natin mga kayo. Kaya man, wala kita sinasarangan, wala kita sinimahigot kung hindi kita man sa listriya. Hindi ko ako sinumutin, gusto na po na, wala ko sinumutin na hindi gusto. Hindi ko pangangambal sinisang straightly, kung hindi ako magkakayo sa kay God's favor. Okay, stand. Mapagalala ko, diba? Ako si Brother, hello! Okay. Ako si Brother Mel Palma, sa Malate, ito pa ako ng asawa, isa sa speakers ko sa ating encounter, diray sa Emmanuel, encounter with Jesus the Lord of the Divine Mercy. Ang ating natin subong is all about my values, my guiding star. Ano ganyan ito una natin ng kanina mga Florence? Okay. How about the second topic na Sir Henry? That is the third topic, sir. Okay, ang second topic na to? Self-esteem, ang third, ang mga nasa part of the situation for spiritual beliefs and practices. Ano naman ang ating na ika-apat na topic, di ma'am? Tawa. Sige, alert. So, sumo, piyara ka mag- nabato yung inyong sumulatan. Blanco. Blanco, mas masulat. O, sige. Ako brown ka, ako ini. Inis daw ninyo ang kinabali. Ulit ka lang. Pwede na punta ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasa sa painting, kung pag gusto ko, pinalim yung kinabali yun. Then, punta mo na rin. So, ako lang, kinabali mo po na ang pagiging mabuo. Pagiging honest, pagiging obedient. So, hindi sa'yo, kung ano kinabali mo, okay? And then, sa dalawang sa kilang lista, listahan mo na value, ngayon na, obra na star. Okay? Mag-obra na star, may lakagin na yan na space sa tunga. Ang space sa tunga, ipunta mo hindi mo pangalan. Okay? Ang space sa tunga, punta sa pangalan. Tapos, ang lima naman, ng mga side by side, sa babaw, ipunan mo ang lima na mas ginabalyo mo. Okay? Then, after sila, after yung sulat, i-share nyo within your group. May group naman, di ba? So, nag-aantaka mo 5 minutes sa pagsulat, ginabalyo ninyo. And then, after that, mapala mo 5 minutes to share. Then, after that, ma-discuss kita. Okay? Sige, balikan na naman. Sige, para sa buong si Ma'am Floro, ma-present sa inyo natin sila, ano ang most listed value, Anay, na ginavalue mo? And then, ano ang 5 most na ginagamugin sa value or values mo? And, kumula na. Sige, Ma'am. Okay. Yung sa upper, sa star, ground, then sa left, family, okay. Then sa right, self, okay. Then sa dalong, friends, okay. Then next, self. Okay, so may distinct ka ba? May distinct ka ikaw na why? Okay, kamara na, so, thank you so much, Ma'am Catherine. Ma'am, wala ko tapos. Nakapaalos ka kami. Give me a number. 14. 14. Aha, so mag-sabi mo, si Canonero Romera. Then si Canonero. Ayos siya. Okay, so di ba ako pinag kita sa front. And then present sa inyo again, obradura. Ang lista ko na values sa family, self, work, and God. Tapos yung sa star, ang 5 family, work, partner, God, and self.
Thank you so much, Ma'am Calomero. And pwede ka kabalos mo kagaya ko ng number 26. So, sino si 26? Topeka Florence. Okay, alas si Topeka. Ay, first, ang hinapal ko din ang families. Then, God worked with okay. The second family. Then, friends, police or co-worker. And then, hard work. Okay, thank you so much. Ma'am, hindi ka nakatag number one. Mama Jennifer. Mama Jennifer. Tama ko? Mama. Mama. Mama Jennifer. Okay, in the stars, my most valued are of course God, family, my co-employees, friends, ang mga pets na mo sa pabili. That's all. Thank you so much. Isa na lang kita. Sige, ma'am. Number 21. Si Espino Mika from Ahoy. God, family, work, myself, and friends. Okay, thank you so much. Palakpakan natin lahat ng mga taga-illuminer sa ilan ng ibang share sa atin. Nakikita mo kung sa mga nilang value para sa inyong life. No? And istoryahan ko pagi sa ngayon ang party sa pag-value pagi. So, are my values, my guiding star. Sino na ba? Itang ibang values, guiding star mo. Sige. Sino na ba? Itang values niya, guiding star niya. Kulake. Ikaw, Ma'am Joyce. Sige. Tingnan na, Ma'am Joyce. Tingnan na, Ma'am Joyce. Tingnan na, ang values mo, guiding star mo sa na hindi kasi mahapos. Ikaw, bring ko lang
Nakita ko ng maayo, pero may isang tapos. But this is a very challenge para sa atin to make this value as our guiding star. Right? Kaya naman ko ito, God. Ano kaya pala ang pinatagaan natin sa yung value sa ating kapatid? No? Commonly, first, ang balat na lang kanina sa nag-share is God, family, ito, friends, work, yan ito ng balat na hard work, okay, ang magiging hard worker niya, pinatagaan natin sa value. So, ano pa rin ang dapat natin ng taon o kung padalaman natin sa paghatag sa value? Kung sino kita pa pala mag-receive sa value niya na. Kung nasa sinilinig, values the person who gives you time. It's that time they share a part of life with you. Diba? So, if you value that person, kung sino mo nakita, kung ano lang iyang pag-effort para sa iyo. He or she gave time for you. Hindi lang kahit time na mabali ka sa sige nga na, but also, he or she gave his or her life o part of his or her life para sa aton. Especially, if we are needed. Kung kinakaroon natin mula sa mga istorya, para sa balikan natin na hindi masanggalan, kanto ka na sa aton friend, sa aton na best friend, kung sino man nila, nanay, tatay, even priest, no? Kanto ka na lang mag-istorya. And then, patulog ka sa aton mga luna. So, muna, that person value us, nakakag sila sa time. So, we need also to give back to them. Kaya naman ako sa halaga at hila na ginagawa, pakita sa aton. Next is, sinintila sa Happy WivesClub.com. Apologizing doesn't always mean that you're wrong and the other person is right. It just means that you value your relationship more than your ego. Okay? But if you really value a relationship, why can't you mo ginawa yung sarili mong ego? Na maigot mo lang yung mong ego? He or she, no? Will initiate to apologize. Mas maayo kung nag-value kita sa relationship, isa at isa nagpapalayag sa sarili. That's how we see na relationship tinatagaan nila sa value. Friendship. Wala sa friendship pag may misunderstanding mo, ano ang ginawa? Kung ginabalyo mo ang friendship mo, you will say sorry to each other. But if not, what happened? Diba? Okay, ano na? Kasama mo ba? Kasama mo ba? Wala na. See? But if you value a relationship, imukul mo ang tanan para makait mo lang. Right? Even though, hindi niya na nag-ulugan na nag-sorry ka, ikaw niya pero big sala. In some reason, asking for forgiveness or apologizing does not mean that you are wrong. Diba? Kinabalag sa inyo. Hindi na ikaw, hindi na sala. Ayan. But it means that you value a relationship. So, good life yun. How mga yun na dispense? Ay, hindi pa sinisipin. Ay, mag-aapal mo na. Mag-aapal mo na. So, sinisipin. No? Good life yun. But good life yun na siguro. Eh, kung why na? Kung ina-characterize mo na kung ba ginakabuhin na. Next! Value the our characteristic. So, ano ang character ba lang kung ina-portray natin? Ano ang characteristic na aral sa atin? Passionate ba lang kita? Sa mga employer employee, passionate ba lang ka mo? Ha? Kamu na yung mga sulat, passionate ba lang ka mo? Committed? Efficient ba lang ka mo? Ako na yung masabat, ha? Ang dependability, ha, pala sa inyo na siyempre may kinapatupad ka mga rule. Hindi kayo ka mga rule. Di ba? So, de-depend pala ka mo sa mga rules na in regulation, mission, vision, or values sa inyo mga company. Di ba? Ako na yung masabat. And then, reliability. Reliable mong balapan mo for some reason na may mga sample. May mga over, may mga sure. Isa report, ang gina-report mo rin, kaya po yung malay ka. Diba? Kasi sa gina-report natin, ganit, ito mag-akit kita sa ating nag-worker, sira
kita, ano lang natin sila. Yung mga nagtatabuo, di ba? Makarelate mo. Honesty. Honest ang talaga mo. Honest pala kita. Ako na, kita mismo maka-assess sa ating mga ganyan. If we value our character, honest pala kita, makabot sa mga reporting, makabot sa PMT natin, and then, optimism. Sino din sino optimistic? May hindi na, si brother. Nabatihan ko to, ang mabaliya sa adjective niya is optimistic. Tama, Brad? So, paano ka rin optimistic ni Brad? Isan sa ano sa mga bagay na kami ko pala ito pala ko pala sa tao mahulo pa ito kung hindi ako pala sa sarap ko di ba sa kaya na yung outcome ito na mahal pagkakarap ko sir sir Henry ito sa mga sir Henry sa muna pabasa ko sa unahan ni Jesus Christ wala ka Henry Henry o Henry pwede ako dito sa mas no gusto kitan. Kaya man, kung hindi kita maging optimistic, what will happen to us? Bigyan mo kita? Pessimistic. Dagdag ka lang na kung wala ka na sa solution sa problema, tungod all the negativity, para ka lang sa inyo. Tungod pessimistic. Now, but if you are an optimistic man or woman, put si Dino, you are for the solution. No? Always for the solution. Hindi mo nyo mag-isar. Hindi ay ang problema ng problema. Maging, no? Ang problema dapat may taang solusyon. Kaya ang problema gigil na. There is no such situation without the problem. Ano yung papa? Ito, wala sige sa ano ba, yung sitwasyon sa kalimutan ngayon, na wala problema. Wala ba? Sino ka address kung wala problema? Kung wala kami problema, ayaw ko. See? Kung sino ka lang na sitwasyon, wala ka niya, may makasili ko, wala ka yung problema ba? No. I doubt it. You have a problem. Mga kami ba, wala ka yung problema kay... Basta, ibang kayo sa pinagisyan, kumapot, kumusta ka na yung spiritual? Diba? May problem niya, problem eh. Wala ka sinisan, ano man, yung nag-i-business niya sa kalimutan na wala problema. Wala? Okay, kaya hindi ka yung problemahan ng mga para yung maglalaan. Wala? Ang ano na niya, tumaras ka ang Emilio, hindi ang problemahan ng Branson Bridge. Wala? Tutay mo yung mga nagaling at ako, problemahan na nila, putahan sa talan. Kaya karoon ko magawa, yung problema naman. Diba? So wala sa pinigsis sa kalimutan na wala na ako, hindi problema o wala sa problema. Ang humuunta, we should to be optimistic, no? Find a solution. Next, positivity. Involve na natin sa optimistic. Loyalty sa honesty. Magina. Okay, next kita. Kaya na. Sa ginisya sa kina ni Brother Ferdinand, may atalit ko ma-seller niya kitalisin. Diba? Sa seller niya kitalisin, dapat niya ka mga taga pang-batok. Diba? Amo niya ang batok na taga-ansin values mo. Value sa virtue. Okay? Luwas ang sa simbahan, may ilalagay kita mga scientific, si Aristotle, kag si Plato. No? Pag-ambal na kami na 70% una ang last malaki, hindi mo parang sagot. No? Babae, lalaki, babae, babae, lalaki, lalaki. Diba? Diyan sa last. So what do we do? Ano ang contact? Okay. So kung trao na ito, kung ako sina, kung trao ka sa justice, no? Habang naman ni Aristotle ni Plato, wisdom. Grabe, no? Kadalo na sila mag-insert. So, chastity. No? Dapat ano kita eh, kapag naman ito mga... Ano na, wala ba sa akin ng kapag ito? And then, gluttony. So, mga, kung... Magay tao sa inyo? Talok. Ah, ang tao ko lang ang talok. Isang kulok na gano'n eh. Sundan. No? Dalo. Or di gani, hindi ako kasi hindi sa mga ako. Nating dalo. Diba? Dalo sa katama. So, kung kaon ka, kung gano'n, kung baga, dapat nag-control kita sa ato ng kapaliban. Greed. Na, ako na lang, gahaman. Ako sa Tagalog, magahaman. So, dapat kaya kita ng charity, mahinatakon kita. No?
we can't throw animals. Ay, nililulad ko sa ako sa masama. We can't throw animals. Pero ang malit ng pagkakala is we can't throw others. No? Kung ito ayaw kita, mangyayang tapon kita sa ako nga ay si Klaus Lo. Kung pagkatapat. So dapat may intelligence kita. Kung pagkahulang-hulang man, energetic. No? Kung medyo natapat kita mga duty, para maging kanil na magsulog ko sa kusina, dapat energetic ako. Why mo pala kasi sa magsulog sa kusina, sa usapat ka dahil na kagulungan mo, ha? Kaya energetic lang. Okay? Next, rat. Ayaw pa rin ni rat na malabaw, ha? Hindi, akin. Hindi na nga, sino ang usapat na thunder, lightning. No, may akala na, no? Thunder, lightning. Amila, tayo sa ito, muna mo sila, impatient. No? Ang habagay sa katigulangan, Lunoy, panawin natin kung Korea. Anong Korea? Hindi lugar ha? Pasensya ang ginagunto. Ang Korea na pala sa panula sa bilingan sa umay, na panang belt, na Korea, tawag sila, panawin ka ang iyong Korea. Palawin ka pa dito, hindi ko mapasensya. No? Envy. Ay, mga mga tao na kita niya nagin na si friend niya, nag-success. Butuhon niya man, siraan niya man niya sa inyong boss. Envy sa ulo. No? Kung may envy, nakatid ka rin. Ang namaling kita malipay sa katalagan sa ating respect, ako ka man nahisa pag hindi kita abi. Pride. So, ang pride niya yun eh, upunin sila sa perla. Lalak si perla. Hindi ako pwede hindi hapon na, basta ito lang ito hapon. Ito lang ako po siya ni Perla. Pero kung hindi siya hapon, ito pwede siya eh. No, na kumuabi na nakatangat na sa kapumi. Tapos, may mga tao sa kapuna na nagsika sa ato. Kaya, nasa pagkisaro na sa kapon na naman. Right, diba? Tumag-iangat ka na mo. Hindi mo na kaya mga pagkos. Pero hindi na pa kayo sa ato, humility. Remember in Philippians chapter 2, verse 5, na si Kristo mismo nagpaubos sa iyong kaugalingon. Wala siya ng pakataas sa iyong kaugalingon. Nagpaubos din siya. Wala siya nag-angkon sa pride. Ibig sabihin, He is God. Nagpakanubog siya, nagpakatao siya para sa atin. Ito, hindi niya pag-ibig mo ng pakatao, what will happen to us? Who will save us? Who will save us in our sin? Wala. Diba? Ito lang, pwede mo lang sa cross of spirit. No, may wala na yung unod, katulad ng spirit. That's why, in John chapter 1, verse 1, ang Diyos kini, na mga pulo, sa verse 14, sa John chapter 1, nagpakatawo para sa atin, para malansan siya. That's the humility of our Lord Jesus Christ. No? Ang muna yung humility ni Jesus Christ, ay ipakita sa atin, nga nagpakita ang palangga niya kita, tumating palangga niya kita, He is willing to humble himself. Nagpaubos din siya sa iyong humilingon. So, dapat i-pressure taman. Pakitaan naman na napag-evalue naman ang karakter sa pag-ibig mapahinubusog. Okay? Next to that, value the beliefs. Okay. I know, tarang-tarang may mga sarisari ng beliefs. Sa inyong office, may sarisari, may mga pagpati. How could you value the beliefs? Paano nila value ang pagpati ng beliefs nila? Diba? Sabi mo ang nagana, money ka, paano mo ginabalik ang beliefs mo? True respect. Okay. So true respect, tama ka siya. Kaya siyempre, hindi ba katatanan para niya sa katong na kumunagali ang pinuho, tama ka amazing. Diba lang kanina sa kay Brother Ferdy Mark, ano ginabalik ang na nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi tayo magpamunta. Diba? Kung sino yun, we have all different. Kung may mga diferensya kita, i-diferensya sa lahat. Basta kung baka may pagkakaiba kita, individual differences. Na hindi natin pwede mabal na si Brad para sa isis. Si isis, para si Brad, no. Even to kape, no identical way, may pagkakaiba. That's why in the belief sa isang kape, may isang-isari sa inyong kapapat. So dapat, kung manayin may value, kung manayin sa beliefs na ito, especially sa spiritual beliefs na ito. Nag-inag-discuss ni Brother Ferdy Mark ang spiritual beliefs and practices and hope kung may
kumakuha ka dito na mga sa unang mga practices, katatula ko talaga, we should divide the beliefs to the right and proper beliefs. And tapos yung beliefs na sarap, no? Mal practices ng mga pagpapin. Pero, yun ang correct sa ako, dapat hindi kita mga magpadala-dala o magpulong sa sigot na parang katabi na pagpunta ka pala. Okay. Pamilya, sindigasiya, hindi mo na yan. Hindi ka naman magdibaan sa mga plakot na kumo, mag-idat na ang ibang sa ating tao sa ako, mapagdata na sa ugyo, naralan sila, bisang sarat sila. No. Si Josue niya, mapalbis mo, nasa napatay si Moses, sa pali Josue, hey, paano mo? Ako yan ang desisyon ko. Ako mag-takot maniwalay, mag-aalagad sa Ginoo. So dapat ang mga desisyon na ito, spiritual beliefs, yung practices na ito, ang tama, ang insakto dapat, ang sumunod na ito. Okay? Next. Okay, second point. Value serve as guiding star. Sino nakabato isang storya kung paano nakita sa three wise men, si Jesus Christ? Sino may Bible si Gabriel? Ayaw ko naman. Alis na nga. Okay. Paano ganit ba as ano ganit ba? Okay. At Jeanette, okay, Jeanette. Ma'am Jeanette, paano, do you have any idea kung paano nakita sa three wise men si Jesus Christ? Yeah. True star. Paano sa star nakita sa three wise men si Jesus Christ? Ako man ay nasubukan ako ng kinestoryahan din na dapat ang values na ito maging guiding star na. Ano naging guiding star sa three wise men? No? Ang pagiging obedience nila. Nag-obey sila. No? Isa nagkatapos sila kay Herodes sa chapter 2 verse 13 sa Mateo. Nagkatapos si Herodes na kung makita niyo siya, ang balay, okay, masimba ko sa kanya. Pero ito, natuusan rin niya si masimba ko, patyo ni Jesus Christ. Di ba? Pag-aling ko sa three wise men. Na-count out ni Herodes na bintip lang siya. Wala sila na nagi sa dating daan, kundi sa bagong daan. Ang three wise men, ano ginagawa ni Herodes? Patron ang mga bata, duwa katuwing manako. Patay na lang. Duwa lang nilang nakaluwas. Sino may mga kasabat? Duwa lang nakaluwas. Sino mga kasabat? Sino nakaluwas ng duwa? Sino duwa nga nakaluwas? Sige nga ba? Sino sabat ka? Sino man kanawa? Sino man isa? Hindi, yung mga bata lang nandiyan nakalawas. Oo. Oh, wala din nakabata. Sino nga yung mga bata nakalawas? Luwas kay Jesus? Sino? Very good. Si Juan Bautista. Ang malang wala ko pala, isa ang kalabdan. Yung nga, duwag ang tuwing ko na ating pamatay, kaya alam ko ni Juan Bautista. Nakalawas sa iyo, si Jesus. Tingin, nakalawas siya. Ang mula ganyan niya, kaya nasunod sa Bible. That's why, si Juan Bautista na nakaluwas, doon yung kayo thinking, nakaluwas sa inyo yung buhay sa mga nakapag-bobis mo pa sa gabi. Matuwala din sila yan, kaya duwag na tayo na ako'y pamatay. Di ba lang? Pinamalang ang kulangan ni Juan Bautista, binunglan. Ano ka mula na ang kulangan niya ni Jesus Christ? Di ba? Pero, balikin sa point, na ang guiding star na ako, dapat makita din ang confirming. Para sa three wise men, nakita nila na may guiding star sila. Kaya yung value nila, obedience, pagtupan. E nga man, nagpakita si Ilayang sa ilang si Ilayang at dream, nagpakita niya, hindi ka po magbalik kay Herodes, kundi abid ka po sa pagkakang nagablan. Hindi ka po sa dating taban. No? O kayo sa dating buon. Hindi dito na kayo ngayon sa bagong daan. So, tayo na pindalang yung usulila. Kung mag-aerapin na ito sa pagkabuhin, kung sa ating mapas at sa darkness, dapat sa lightness naman kita, sa kapawa naman kita, kung sa muna, may malaki kita, sa muna naman kita naman kita. So muna, dapat ka muna ang maging guiding star na ito. Next point, be generous and forgiving to others. Maging maalwan, no? Na maging mapinatawaron. Okay, mapatihan natin ang ginahampas sa Efeso 4:31-32. Sikwayan ninyo ang kalagang paghilakit, pagkamahiton, kapag kaakit, pagyawayawanay, upon pagpasalamat.
lahay. Kag ang tanan na sahi sa mga pagtinong tatay. Sabay nyo, magmaayo kag magmalulo ka mo sa isang isa. Kag magpinatawaray ka mo, subo nga ang Diyos na patawad ng sa inyo kay Kristo. Na, ginaimpasize din sa ating simple na magpatawaray kita. Ang naligod ko, wala ako ma, mga negative ko wala. Kinaisa-isa that all bitterness and wrath, anger, and war, and slander be put away from you. Dapat itayo natin ni Saton with all malice and be kind to one another. So forgiving one another as God Christ forgave you. Ito, huwagin man yung ipatawad kita ni Kristo. Ipatawad kita sa Diyos sa atin ni Kristo. So dapat mapinatawaray mo kita at mag-ibayo kita sa isa. Okay? Next point, examine the personal values. So muli, masami yung nagkatabog sa aton. Kapagkita ko nga, di mabati na lang niya kay nanay ko si mga mabasa akong bulat ng bus. Tatay ko mabasa ako ng chichiro. Diba? Ati na lang ko yan. Word lesson ko. Like lesson na hindi. Pero lang ako natin kapamatingan mo lang ang balderin sa Sevilla. Tanaw mo pala ang mga pispis na nagalubad-lubad sa palibot. Wala sila nagasabog singbingi opo nagaani. Opo nagatipon sa ilang mga patuwa sa mga tambubo. Pero ang inyo amay sa langit, nagapakaon sa ila. Iti bala mahal pa ako sa ila? See? Kung mga tao yan, misipoy kita, ginahambalan kita ng useless kita, worthless kita, pero ang ginoo, ginatagaan kita sa banyo. Diba? Parang gano'n tayo sa minimum natin na isa na makatabog sa ako, isipun na lang isa na makatabog sa salata, open arms sa Diyapon, kita ang mga lulubasa sa Diyapon, open arms sa Diyapon, para makatulong kita. So, muna yung katahog, no? Na ginatagaan kita sa minimum ko dapat i-value, ng taong-taong value sa araw na ugaling mo, at gaan mo lang kita kahalaga sa Diyos. Hindi ka kaya useless para sa Diyo. Hindi ka worthless. Ulit na naman kita, mahalaga sa Tagalog. Importante kita naman sa araw din. Okay? Now, fifth, values must be consistent with thoughts, words, and deeds. So dapat ang values ini, mag-inconsistent sa pool, kasama na una, sa pulo, sa buhay. Naman, kapatid ang tayo. Pero una sa tatan, ang kaalam na gikan sa langit, mahigaitun man ini, malunod kagma mainabiyano, puno ini si taloy ito na nagpatubas sa paayo ng mga buhat, wala ini si pinilian kagpag pagkasalimpapaw. Na, wala si pagkasalimpapaw. So, consistent is niya. Hindi niya siya kung isang kulat eh, namambal ka, pati, buhok ka, sige ka. Pati ikon ng mga advice mo, dahil ko si Fred, test marin, na binagpaisa kasi yung mga friend, huwag yung test marin ka na. Diba? Parang test ka na tayo. Yung pagkalaan mo na siya, binagpaisa ka lang sa parasin ka ayaw. Dapat consistent kita, thoughts, work, and deeds. Hindi kayo maayo lang ito sa tubang, pagkalipag na lang, grabe na. No? Though, wala ka lang ginawa. Kaya pang ginagusap na sila sa kung ano-ano, di ba? So dapat, mamimaayon din kita. No? Thoughts, words, and deeds. The last part. Okay. So, munin. Living out our values is not easy. Hindi siya mahapos. Ikabuhin ang maayon din dyan ang kinanglaro natin. Pero tandaan kayo ang word na love. No? Anong word na love? Living our values every day. Hindi sa tuon, nakabudlay sa tuon, pero kailangan na ikamuhin ang naman daw. Kaya naman, mahimo na ina kung ato mo malalungan ang bulo na ini. Kapas mo na ba ito? Tuloy ang bata sa gusto na pakinawi, kag iya ining pagkasundod sa bugos niya ng kabuhi. Na, tuloy ang bata, mga i-train. Kung ang bata ganit pwede man-train, kung that's not kita, we can do it, matrain mo kita. Hindi kita matrain. Pwede na ito magsambulat eh. Ginatuduan kita how to become humble.
paano ka maging humble po ay nag-iingin mo ako rin? Mga gusto ko mag-ubos na ito. Kung tayo ba na maging challenge sa mga mag-ubos? Napalayo ka kita? Napalayo ka kita? Hindi mo kita gusto mga ang challenge na ito ba? Face that challenge so that we can, if we can overcome it, so we have it. Okay? Kung gusto mo mag-ubos, ang challenge na ito ba? Na hindi magpalayo. Ato ba na? Okay? So, hindi tuwot ba pamuntay ng kapuloy. Pero sige lang. Sige mong talaga. Right? So, kasi sa mga ginagalit na kay there are lack of time. And, kasi nito yung sino kabal maganda. Anis, hindi ang anis lang. Kabal maganda. Diba ba? Henry. Oh, sige. Kaya ka ito kay nakita ko kay Sir Henry ang microphone. And Sir? Sa pagina. Okay. Dala lang Sir Henry. Sa pagina. Alright, thank you, Sir. So, at this moment, may I request everyone na taptan nyo ang inyong maraming pagsulat na star. Kagang maraming pag-list na nyo ba ng mga values, taptan nyo anay. And then, okay, taptan nyo na. So, na-request ko pag ilang tanan, to please close your eyes. Number one, close your eyes. Diba yung papel na yung ginagaptan? Okay, close your eyes. At this moment, samtang nag-abiyong tangan na nabayo sa inyong mga papel. Pamiksalatid na ayo ang inyong isulat nila. Paano mo yan ginagaliyo ang mga pinagabi ng isulat nila? Giving me another short prayer to the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Lord, as we raise this paper, ang pagpiliin mo, ginabayaw namo, we're in a sulat namo ng mga importante sa amin, ng mga values namo, mga pinapahalagaan namin. We give us reminding sa aming isulat nino. Especially when we are proud of the that we value you more than anything. Tapay naman pagkayang ganitin mo sa pagka na kilala sa inyo sa dagdala mo pagpapunan. Today, may how to become more patient, how to become more humble, how to become more good people. And then, allow us na maayosin yung ginawa sa power. Sa aming pagbayo, yung mga ayaw na kapayuan kami. Kaya hindi may pagpasunti din mo na kami ang makuyan sa inyo sa aming mga pangsulat na natinig. At this time, Lord, kapatid kami because we believe na kung ikaw nabot sa amin, wala sa isa na naman na kamot na makaagaw sa amin sa inyo. Kung ikaw nabot sa amin, long last forever. Wala sa inyo makukuha, wala sa inyo makaguba sa amin kung nakakami sa inyo. Kaya may these values na ang mga sulat, we are going to start. Amen. In the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Diyo. Okay. Sa Diyos na talaga kalayawan, pasalamat kay Maya.